Bitawan niyo ako! Ano ba? Wala akong pinalaman sa sinasabi niyo! Bitawan niyo ako! Hindi ako bumaril kay Mayor! Niligtas ko lang siya! Wala akong kinalaman sa sinasabi niyo! Huwag ka na magkaila! Kitang-kita ka namin! Hawak-hawak mo yung baril! Sinabi na iniligtas ko lang si Mayor eh! Hindi ako may kagawuan ng lahat! Hindi ka maniniwala, pero dinakip ni na Hepe si Anton. Siya pa lang nagtakang bumaril sa'yo eh. Ay! Si Anton? Oh! Bakit gagawin niya atin sa'kin yun? Eh, baka naman galit pa rin siya sa'yo hanggang ngayon, Esperanza. Nay, hindi ko magagawa ni Anton yun. Eh, hawak-hawak niya yung baril. Mainit pa. Bakit gagawin ni Anton sa'kin yun? Pero tay, hindi si Anton ang gumawa sa'yo nun. Si Montejo. Nakita ko si Montejo kanina. Sino? Si Montejo, itay. Si Joaquin Montejo. Nakita ko siya. Esperanza, wala na si Montejo. Matagal na siyang wala. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Pero, Nay... Sigurado ka bang nakita mo siya? Oo. Sigurado ka si Joaquin ang nakita mo? Opo, itay. Kung totoo nga si Montejo ang nakita mo, siguradong hindi pa nakakalayo sa bayan yon. Malamang nagtatago lang yung mga dati niyang kaibigan. Pahanap natin siya raon. Kailangan matakip siya upang mapanagutan niya mga kasalanang ibinibintang kay Anton. Kalokohan! Kalokohan! Ang ibig ko sabihin, Mayor, mag-aaksay lang tayo ng panahong kahahanap sa isang taong alam naman nating matagal nang umalis sa bayan ito. Tay, hindi ako pwedeng magkamali. Si Joaquin Montejo yung nakita ko kanina. Siya yung nagtangka sa buhay ninyo. Ipahanap niyo si Montejo. Alertohan lahat ng alagad ng batas. Takpin si Montejo. Mayor, hindi ko alam. Hindi ko siya kilala. Si Montejo, Anton. Nakita ko si Montejo. Esperanza, hindi si Montejo. Ngayon ko lang nakita yung taong nagtangka sa buhay ni Mayor. Pero Mayor, hindi ako yun. Hindi ko magagawa sa inyo yun. Nagmamanman lang ako. Dahil natakot ako na baka may mangyaring masama sa inyo. Hepe. Sorry ho, Mayor. Hindi ko namin siya maaaring palayain. Dahil sa mga kamay niya ang sandata. At wala nakakita. At magpapatunay na hindi nga siya nagtangka sa inyong buhay. Inoprotect siya ka namin. Magsagawa kayo ng investigasyon. Ang lisensya ng baril, lahat, lahat gawin nyo. Alamin natin kung sinong taong yun. Esperanza, kung si Montejo nga yun, mag-iingat kayo. Mas mapanganib ang buhay nyo ngayon. Si Anton? Diyos ko naman. Sino ba naman ang maniniwalang gagawin ni Anton kay Mayor yun? Sigurado ho ako, hindi si Anton yun. Sa palagay mo, sino may gumawa nun? Hindi ko ho alam. Pero sigurado ho akong hindi si Anton. Bakit ba mas kinampihan niyo si Anton kaysa kay Raul? Inay, hindi naman sa may kinakampihan kami ni Cecil. Ang sinasabi lang naman ho namin, hindi dapat hinuli ni Hepe si Anton dahil alam naman natin hindi magagawa ni Anton yun. Broken-hearted yung tao. Di ba pag once masama ang loob natin, lahat kaya nating gawin? Pero hindi si Anton. Kilala ko siya. Gaano man niya kamahal si ate, gaano man kasakit sa kanya lahat ng mga nangyari, hindi niya magagawa yun sa kahit sino mang taong malapit kay ate o sa kahit sino pa mang tao. Hintayin na lang natin ang magiging resulta doon sa investigasyon ni Hepe. Sa bagay, hindi naman ako nagtataka kung bakit mas kinakampihan niyo si Anton eh. Hindi niyo naman kasi kaanaw-anaw si Raul. Nay, hindi naman ho sa ganun. Mahal ko ang itay, kaya nga ho ako nag-aalala sa kanya eh. Dahil nakita ko si Joaquin Montejo. Dapat hindi hinuli ni Hepe si Anton at kinulong. Sino? Si Joaquin Montejo, Cecil. Nagbalik na siya. Pwede ba, Esperanza?
Tigilan mo na yan. Matagal nang wala si Montejo, magbuhat ng mahalal yung itay mo. Tigilan na natin yung usapan na to, wala kang kapupuntahan. San sigurado ko lang ngayon, ang tinitiyak ko ngayon sa inyo, sa sitwasyon ngayon ng itay mo, Esperanza, hindi na natin alam kung sinong totoong kakampi niya at kalaban. Pinamamahayan lang ng daga yung dibdib mo. Sino ba naman hindi aatakihin dyan sa ginawa mo? Nagpakita ka sa publiko. Nakita ka pa ni Esperanza. Talaga yung babae niya, no? Pakialam mera. Kaya kung ano nangyayari sa akin nun eh, siya ang may kagagawa ng paghihirap ko ngayon. Hindi ka pa rin dapat nagpunta roon. Aguirre, gusto kong makita ang patay si Raul. Silang dalawa. Hindi ka pa rin dapat magpakita. Hindi ka dapat lumalantad. Inip na inip na ako dito. Mayor, kung may makakita sa'yo, mga kalaban mo at matuntun ka nila rito, paano kayo paliliwanag to? Ngayon ko lang nalaman na para ka palang babae, Amir. Para bang isang babaeng manok na putak ng putak. Aguirre, alam ko ang ginagawa ko. At ayoko na ako ay dinidiktahan. Mayor, gusto ko lang naman makita mo yung punto ko eh. Baka naman hindi na kailangan mamatay si Raul. Kung may masamang mangyari sa kanya, tiyak, ikaw ang ituturo ng mga tao. At lalo na, nakita ka ni Esperanza. I want them all dead! Yes, they will be. But don't you think Raul will be more useful to you if he was alive? Di ba lalo kang makapaghihiganti sa kanya? Kung buhay siyang ihaharap sa'yo at luluhod siya sa iyong harapan. At nang malasin niya ang hapdi na dinulot ng pamilya niya sa'yo, hindi ka lang makaganti sa kanya, kundi pati sa kanyang pamilya. At yan ang ikamamatay ni Esperanza. Kung makita niyang gumagapang sa harap mo ang lalaking nagpalaki sa kanya. Kaya maghintay lang tayo. Huwag kang mainip. Ibabalik kita ng legal. Lilinisin ko kung pangalan mo. Sa ganun eh, patas kayo pag nagharap na kayo ni Raul. Okay, girl. Nag-inom tayo. Cecil! Cecil, saka pupunta? Ano ba? Pamayaan mo ako! Ano ba? Saka mapupunta? Hahanapin ko ang daddy! Saan? Cecil, ano ba? Kahit saan! Sa kalsada, sa mansyon, sa bayan, wala akong pakialam. Basta hahanapin ko siya. Cecil! Bakit pa kasi siya nagbalik eh? Lumayas na nga siya. Tahimik na nga ang buhay natin. Sana magtago na lang siya uli. Tahimikin na niya ako. Cecil, wala ka naman dapat na ikatakot eh. Kahit pa paano naging anak ka rin niya. Natatakot ako para sa inyo. Ayokong may mangyaring masama sa inyo. Dahil kapag nangyari, hindi ko na siya mapapatawad. Hinding-hindi ko na siya mapapatawad. Ba't ka balilay kinulong? Hindi ko nga alam tol eh. Nag-iimbestiga pa sila sa nangyari. Pero hindi naman ako natatakot eh. Dahil hindi ako may gawa nun, kaya wala silang mapapatunayan. Yun nga eh, bakit kanila ikukulong? Eh kung hindi naman nila napatunayan, ikaw may kasalanan. Bakit naman kasi lumakad ka na nag-iisa eh? Hindi yung pa kami sinama. Total, kung pakay mo rin naman natulungan si Mayor,
Ay, nandito rin kami. Tutulungan ka namin. Tol, pare-pareho naman tayong malapit yung pamilya niya sa atin. Alam niyo mga tol, ito ang mahirap eh. Kapag mahirap ka lang, hindi ka nila bibigyan ng katarungan ng katulad ng binibigay nila sa mga mayayaman. Naintindihan kita dyan, Anton. Kung anak ka na isang milyonaryo, anak ka na isang politiko, kahit harapan kang gumagawa ng krimen, hindi pa nila makikita, hindi pa rin sila maniniwala. Mawawala ng pag-asa. Naniniwala pa rin ako na sa hulit-huli, lalabas pa rin ang katotohanan. Taga mo, Tol. Lalaya ka. Cecil. Nay. Siya si Cecil. Ikaw pala si Cecil. Alam ba mula nung makilala kong anak ko, palagi kang binabanggit sa akin? Talaga ho? Stella. Stella nga pala ang pangalan ko. Alam niyo ho, masaya kaming lahat sa pagbabalik mo. Masaya kami para kay Buboy. Matagal ho siyang nanabik sa inyo. Ako rin. Masaya ako't nakita ko na ang anak ko. At masaya rin ako na nakilala kita, Cecil. Siguraduhin mo lang na hindi kakanta yung babayarin ninyo, ha? Ah,